Welcome back mga bro. Sa video ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-reclaim ang frame na nagamit na ganito. I-reclaim natin upang gamit natin siya ulit at mag-print tayo ng panibagong design dito sa frame na ito. So ngayon, una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung mga nakadikit na tape. Yung mga tape, sketch tape na nilagay natin, yung packing tape. Kaya kung makikita nyo, ganito siya karami yung packing tape na natanggal dito sa dalawang frame. So ito, may mga konting tira pa, yung mga ang tawag ba dito, dun sa madikit na galing sa tape, yung mga konting tira pa. Pero mamaya, matatanggal yan ang ating gagamiting secret liquid para malinisan to. So ang mga gagamitin natin mga bro, ito tawag dito ay roller paint with the tray. Mura lang to, bili ko lang yata nito yung 45 kung di ako nagkakamali. Roller brush sa Nobo ko lang yung binili pero matagal na yan kaya medyo luma na rin. And ito na, papakita ko sa inyo ang ating secret ingredient, itong liquid sosa. Dati ang bili ko lang dito nasa 120 pesos. Maraming gamitan na to mga bro, kung titingnan nyo halos kalahati na siya. Nakapag-reclaim na ako dito ng almost 12 frames na. So, sulit siya. Sulit itong ganitong, kumpara doon sa talagang totoong stripper ng panglinis talaga ng itong mga frames. Kaso, kulang tayo ng budget. Kaya nung may nabiling ganito dito sa bahay, pang alis ng bara sa lababo, tinistingan natin gamitin. So, yan guys, papakita ko sa inyo kung paano gamit. Una, lagay muna natin dito ng konti. Ingat nga lang pala tayo mga bro kasi medyo masakit. Parang pan kasi ito eh, itong liquid na to, parang asido ba? Pag hinawakan mo siya, mahapdi. Siguro ito talaga yung ingredient niya para malinisan ang mga bara. Okay, ito mag-a-apply na tayo dito ng liquid. So ganito ang ginagawa ko mga bro. Nung una pa, so ina-apply ko muna dito sa surface, dito sa ibabaw. Yan. Ito. Kailangan maikalat natin, ma-spread natin ng maayos para malagyan yung mga emulsion. Yan, yung stencil na yan. Para matanggal siya. Yan. So, tapos, ito pang isa. So, dalawa mo lang muna kasi mga bro ang ating lalagyan nito kasi ito lang muna yung ating gagamitin for the meantime. At yung ibang frames doon sa loob ay gamit pa. So ito muna at may ipiprintan tayo mamayang gabi. Kailangan nating ulitin. So yan. So nalagyan na natin. Ano ba, tutapon na natin to. So hihintay natin siya ng mga 1 hour. 1 hour mga bro. Bago natin siya tatanggalin talaga totally dun sa spray gun tayo gagamitin. At dapat
makita muna natin na nagpula talaga yung stencil dito sa ibabaw. Magpula siya, yung parang nagre-red na nagba-brown. Yun, pwede na siyang mabakbak. Kaya ibababad muna natin siya ng mga 1 hour, mga bro. So, mamaya, pakita ko naman sa inyo kung saan tayo mag-i-spray nito. 1 hour later. Kung yung titin niyan, medyo makikita dito na kulay red na ang ating stencil dito na kailangan na talaga siyang matanggal, i-spray natin. At dito makikita natin kung talagang bumubula na siya. Yun, ibig sabihin, pwede na siyang mabakbak. Try natin. Yan o, oh, kitang-kita na bumubula. Ibig sabihin, okay na. Ready to, yan, kita dito na natatanggal na yung ibang ano niya. Yan mga bro. Yan, diba? Yan, pwede na siyang mabakbak. Kasi bumubula na rin siya. Kaya tara. Mahulog ako dyan ng 5 pesos. Okay na mga bro, andito na yung ating in-spray kanina gamit yung car wash ng aming kapitbahay dun. At kung titignan yung mga bro, malinis na siya, totally na tanggal na yung stencil niya. Ayan, so yan guys, mga bro, sana may natutunan kayo sa video.